Salamat kaayo, Mr. Chair. So, bago po magsimula, gusto ko lang pong ipaalala sa ating lahat na seryosong usapin nito. At tiwala ako sa chair ng subcom na seryoso tayo dito. At hindi ko po na-appreciate ang napaka-casual na mga sagot ni dating presidente tungkol sa patayan. At tumatawa't pumapalakpak pa ang ilang kasama dito sa session hall. So siguro, tigilin na natin yung nakasanayan natin na normalize at gawing katatawanan ng patayan. Sir, sabi nyo, when you are confronted by a criminal, you must overcome the resistance. Ibig po ba sabihin na lahat ng na-EJK may baril? Kasi kung gano'n, nasan na po kaya yung mga baril? Eh, dapat may libo-libo ng baril sa custody ng PNP. Do you have any thought on that? No, that is you're asking somebody somewhere or to make an accounting which is not possible. That your question cannot be answered here. All right, sir. So, but I think it can be questioned kung hindi nyo kayang i-address, itatanong po namin sa PNP. Sabi nyo rin po kanina, you take full legal responsibility for the consequences of the drug war. Yes. Kanina rin, opo, yes. Kanina rin sabi nyo, maraming mali. No? So, halimbawa, si Kian De Los Santos, menor de edad, hindi armado, nagmamakaawa, pero pinatay ng mga pulis sa drug war. Oh. Do you take responsibility for the death of Kian De Los Santos? The criminal act, hindi naman siguro. The death. You take responsibility for his death. Walang maniwala na abogado sa akin yan. Hindi po, sir. Hindi po abogado. Nandito pa lang tayo sa Senado, hindi sa korte. I was referring to the policy na ginawa ko para sa mga pulis. Yes, sir. Sabi at ko, nagbunga that, yung polisiya. I take full responsibility. Yes, for and that. What about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian De Los Santos? Do you also take full responsibility for that? Because in October 2020, na-quote po kayo na sinabi nyo, if there's killing there, I'm saying I'm the one. You can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war. Noong October ulit, 2020, October 21, noong 2021 naman, in a Reuters interview, kinwote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos? No. Chair? No. How about si Carl Anzolino? Before you rumble on those many things. No. I'm not rambling, right. Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. Specific ang law. Guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, itanong ko ngayon before we proceed. No. I have prepared these questions with my guilt legislative staff. Guilt is personal. Yes, it's very personal. Hindi so, po pwedeng ipasa sa iba yan. No. Hindi po ito pagpasa. Oh, iniimbestiga po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly. Parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo na you will take responsibility. Correct. So now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know, ma'am, can I ask for a recess of just it's all right, minutes. Mr. Chair. Yes. So, hearing suspended. Salamat kaayo, Mr. Chair. Ang tanong ko po ay, if you take responsibility, as you said in October 2020, as you said in October 2021 about assuming responsibility for the war on drugs, do you take responsibility for the death of Carl Anthony Nunez, Mr. Chair? Alam mo, yung policy, ma'am, hindi mo nakuha yung policy ng presidente. Nakuha ko po, policy maker din po ako. I was talking about the policy. I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs.
You said, pero sir, you can hold me responsible for any specific death. Crime. Yes, sir. You spoke about. You spoke about specific saka, crimes. Kung sabihin ko, I will take full responsibility. Magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal level. Mr. Chair, trying to pin me down on it. Mr. Chair, you are pinned down by your own statements of October. No, Mr. Chair. Lower. I'm not trying to pin you down. The exchanges are no longer productive. Mr. Chair, do not pin me down on semantics. Okay. Unang line of questioning ko, the point of my question tungkol sa assuming responsibility or not kina Kian, Carl Anthony Nunez, itatanong ko rin dapat si Althea Barbon na 4 years old, at si Carl Arnaiz, at si Reynaldo de Guzman alias Kulot, na-confirm sa Caloocan Court na the evidence was merely planted by the police. Ang point ng unang questioning ko na yon ay kung ina-acknowledge nyo o hindi na yung policy nyo caused the death of innocents. So lastly, Mr. Chair, actually may mga isang dosenang tanong pa sana ako sa dating presidente pero na-high blood yata sila sa akin. So dalawang huling tanong na lang. Ma'am, una po. Yes, Mr. Chair. Ganun lang siguro kasi excited lang ako. First time ako naka-appear ng Senate. But walang personalan yan. It has nothing to do with you, pati yung character ko. Yung boses ko lang kasi excited.